Gosay maghari na, talikda na ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit, na panyapak uling o tungkod sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng panghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang Yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng ika-14 na linggo sa kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pagbasa po ngayon ay tungkol sa katuparan ng plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos ay iyong pagligtas niya sa kanyang minamahal o iniibig na tao na nung unay nilikha, nakawangis at larawan ng Diyos, nagkasala. At ginagabayan sila sa pamagitan ng iba't ibang mga paraan sa kabila ng kahinaan ng tao. Nagtagumpay pa rin ang Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, Kapitulo 44, versikulo 8 hanggang Kapitulo 45, versikulo 5, ay atin pong napakinggan ang kwento tungkol kay Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid at nagiging alipin, ngunit sa kabila ng kanyang paghihirap, ay binigyan siya ng kakaibang talino ng Diyos upang manghula ng mabuti na siyang nagturo ng mga paraon at pinuno sa Ehipto upang makapaghanda sa tagutom.
At dahil doon, sila ay naligtas. At ang mga kapatid nito na pumunta sa Ehipto ay nagkaroon din ng ugnayan ang buong mga magkakapatid na kung saan si Jose na kanilang ipinagbili ay nagiging instrumento ng kaligtasan, hindi lang sa kahirapan. Iniligtas sila sa gutom, iniligtas sila sa paghihirap, ililigtas sila sa lahat ng uri ng mga banta ng kanilang buhay. Kaya ang Salmo 104 ay nagsabi na sa kanilang lupain ay mayroon mang tagutom, ngunit pinadala ng Diyos ang kanilang kapatid upang sila'y maligtas, upang magunita ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Dakila ang gawa ng Diyos at yun ang plano niya sa lahat ng mga hinirang niya at sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Upang maipahayag ang plano ng Diyos, sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Verso 7 hanggang 15, ipinadala ng ating Panginoong Hesus ang 12 na mga apostol. Mula sa salitang apostolis, ang ibig sabihin ng apostolis ay pinapadala. Sila ay pinapadala, una, upang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pangalawa, ang pagpapalayas ng mga masamang espiritu o demonyo. Pangatlo, ang paglilinis sa mga kitungin. Pang-apat, ang pagpagaling ng lahat ng uri ng mga karamdaman o sakit. At sila ay hindi magdala ng anuman sapagkat ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon na karapat-dapat sila na bigyan ng suporta sa mga taong napapahayagan ng mensahe ng paghari ng Diyos. Mayroon pong apat na bahagi ang ating Ebanghelyo. Ang unang bahagi sa Kapitulo 10, Versikulo 8 ay ang mga palatandaan na ang paghahari ng Diyos ay simula na sa pamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit at may kapansanan at inalihan ng demonyo, ibalik sila uli upang mabuklod na sambayanan ng Diyos. Pangalawa, na sila ay mamuhay na simple. Kaya sa Versyo 9 hanggang 10, ipinagbawal sa kanila na magdala ng salapi o dili kaya ng ekstra na damit o tungkod sapagkat sila ay bigyan ng suporta ng mga tao. At pangatlo na bahagi, sila ay nakatanggap ng Irene. Irene ay isang salin sa salitang Hebreo na Shalom. Ang Irene ay kapayapaan. Hindi lang ito basta-basta kapayapaan ayon sa ating pag-isip, bagkus pagbuo ng isang sitwasyon at ang kalagayan na kung saan ang bawat tao, ang bawat pamilya, ang bawat sambayanan ay magkaroon ng kaayusan ayon sa plano ng Diyos. Kaya sa pang-apat, yung lahat ng hindi makatanggap ng prohikto ng Diyos na magkaroon ng pagbubuklod ng lahat ng tao sa kapayapaan upang mamuhay sila sa pag-ibig ng Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa gayon ang pagmamahal sa sarili upang sila'y magkaroon ng kapatiran at pagkakaisa na mayroong habag at awa sa isa't isa upang sila'y mabuklod na kung saan namumuhay sa liwanag at sa gabay ng Espiritu Santo ay magkaroon ng isang panibagong buhay at ang buhay na kung saan itinuturo ng ating Panginoon, una, na kilanlin o bigyang
pagpahalaga ang kabutihang loob ng Diyos. Pangalawa, ang pagtanggap nito ng taos puso ay ang pagtanggap din ng misyon na ito ay dapat mamuhay o isabuhay sa puso at ang isabuhay sa puso, pangatlo, ay ipahayag sa kapwa-tao upang ang lahat ay makakilala ng Diyos, Diyos ng kabutihang loob, Diyos ng tagapagligtas ng lahat, Diyos ng may dakilang pag-ibig para sa lahat. At kung makilala ng lahat ang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kabutihang loob, at Diyos ng shalom o kapayapaang tunay, ang lahat ng tao ay mamuhay ayon sa plano o proyekto ng Diyos. Ito rin ay ang ating misyon sa modernong panahon, na kung saan dalhin natin ang proyekto ng Diyos para sa lahat, lalo na ngayong panahon na ang ating mundo ay may kaguluhan dahil sa iba't ibang kadahilanan, na ang ating mundo na hindi nagpapahalaga sa buhay dahil sa pagtingin lang sa sarili, na ang ating mundo na nagkaroon lang ng isang paghilig sa material na bagay at mga makamundo na mga hilig ay magkaroon na ng tunay na pagbabago. Palitan natin ang pagkakanya-kanya o individualismo sa mundo. Palitan natin ang pagkahilig sa material na bagay gaya ng mga apps sa cellphone at internet at mga pera at mga kayamanan. Palitan natin ang lahat ng nasa tao na gusto ng tao upang ang proyekto ng Diyos ay siyang umiiral at ang proyekto ng Diyos ay ang kanyang paghahari sa ating mga puso. Maghahari sa ating mga puso ang Diyos kung tayo'y nagmamahalan sa isa't isa, kung tayo'y nagkakaisa upang itayo ang panibagong sambayanan na walang pagbusabos sa kapwa, kung itayo natin ang panibagong sambayanan na hindi nababatay sa mga politika at ekonomiya, bagkus sa kapatiran ng tunay, sapagkat isang pamilya tayo ng Diyos na nagtawag sa atin na baguhin ang lahat upang siya'y maging saysay at kabuluhan ng buhay. Ito ang proyekto ng Diyos. Ikaw ba ay bahagi ng proyektong ito?